Wow, tingnan nyo guys, oh, napakaganda ng graphics nito. Grabe to, ang ganda, oh. Tingnan nyo naman, parang sa computer na. Tapos ito, grabe, yung tubig, oh, napakalinaw. Kala mo, totoong tubig na eh, no? Tingnan nyo naman overall view nito, oh. Napakalupit, parang sa computer talaga. What's up, Hiki guys? K9 here. Welcome back sa ating gaming channel. So, kung nakikita nyo, nandito tayo sa isang medieval village. Dahil ang gagawin natin ngayon ay magre-review tayo ng mga shaders para dito sa Minecraft Pocket Edition. So, bago natin simulan to, ay huwag nyo na muna kalimutan mag-subscribe. Tsaka pindutin nyo na din yung like button. So, tara na, simulan na natin to. Let's go! So yun, okay guys, kung makikita nyo, nagbago na yung shaders natin. At ito yung unang shaders na isho-showcase natin. Pangalan ng shaders na to ay Silo Version 3 Ultra. So kung gusto nyo i-download tong shaders na to, nandyan lang yan sa description, saka sa comment section. So tara na, tignan na natin kung anong meron dito sa shaders na to. So una natin tignan yung langit. Tignan nyo naman yung langit, napaka-clear lang. Tapos ang ganda ng itsura nya. Tapos ito may araw po. Tapos parang ano siya, parang medyo ma-pink na ma-orange yung langit niya, no? Tapos yung ulap, ganyan itsura ng ulap niya. Ganda rin eh, no? Kaso ba't parang gumagalaw yung ulap? Di ko alam kung bakit ganyan. Tapos kapag nasa top view naman tayo, ganito yung kulay niya, parang pastel. Yung parang di gaano matingkad. Parang normal lang, oh. Pero malupit din kasi parang totoong world eh, yung parang mahamog. Ganyan yung itsura pag mahamog yung ano eh. Tapos sunod naman natin tignan naman natin dito sa mga apoy, yung apoy. Ito ganito siya. Tapos kapag sa dilim, tignan natin. Yan, ganyan siya ka-bright. Ito applicable rin to sa mga survival mode. Kapag, kasi yung ibang shaders eh, kapag yung torch, ang pangit ng ilaw. Tapos tingnan naman natin. Ay, ito pa pala yung anino. Ito, tingnan nyo, makitang-kita anino ko. 3D talaga yung anino. Sumusunod sa akin. Tapos, kung makikita nyo, medyo gumagalaw yung mga dahon eh, oh. Dahon ng puno. Ayan, oh, medyo gumagalaw sila. Kung tititigan mo mabuti. Tapos, yung ano rin ata, yung halaman ata, gumagalaw rin. Ayan, oh, gumagalaw rin, oh. Pero hindi gaano siya pansin, pero gumagalaw. Ayan, mahina lang. Yan, ang ganda rin ito, ano rin, nice addition rin yun sa shaders na to. So, punta naman tayo sa may tubig dahil alam ko yun yung pinaka gusto yung makita, yung tubig, kung ano itsura ng tubig. Punta tayo dito. Dito na tayo sa may tubig. Kung makikita nyo, napaka-clear ng tubig nyo, tapos napakaganda talaga. Pag nandito ka sa mababaw, kitang-kita talaga yung mga nasa ilalim eh, oh. Tapos napaka-clear talaga ng tubig. Kala mo totoong tubig yun. Napaka-satisfying tignan. Tapos yung portal niya, ganito itsura ng portal. Nether portal, ganito itsura. Parang ano siya, hindi siya gaano nagbabiolet kapag nasa malayo ka. Kapag nasa malapit ka, yan, nagbabiolet siya. Pero pag nasa malayo ka, yan, parang transparent lang siya. Pero mabalik tayo dito sa tubig yun, no? Napakaganda. Parang sarap talaga lumangoy eh, no? tignan naman natin kung ano itsura ng kapag nasa ilalim tayo ng tubig. At tara, mag-dive tayo dito. Boom, ganito itsura niya pag nasa ilalim tayo ng tubig. Parang may ano, may araw. Ayan, oh, may sinag ng araw. Parang kapag nasa ilalim ka talaga ng tubig, ganito yung nakikita mo eh. Ano, napakalupit. Tandaan nyo, pang unang shaders pa lang to, wala pa tayo doon sa pinakahuli nating isu-showcase, yung napakalupit talagang shaders. Parang pang-computer na talaga yun. Kaya panoorin nyo yung buong video para malaman nyo kung anong shaders yun. So, tingnan naman natin pala kung anong itsura ng shaders na to kapag gabi. So, paggabihin muna natin. Yan, lupit rin. Ganda rin ang itsura niya pag gabi. Pero ganito itsura niya pag gabi, angat nga tayo. Yun, oh, nakikita mo yung buwan, oh, napakaliwanag ng buwan. So, tignan naman natin kung ano itsura nito kapag umuulan. Ah, ganito lang itsura ng rain niya. Parang normal na rain lang. Tara, punta naman tayo sa Netherworld. Tignan natin kung ano itsura nito sa Netherworld.
So yung guys, kung makikita nyo, ganito itsura ng Netherworld sa ano, shaders na Silo version 3 Ultra. Ganito itsura nyo. Medyo madilim siya. Tapos yung ano niya, yung laban niya, ganito itsura. Yan o. Parang mas madilim lang. Parang hirap mag-survival dito kasi yung dilim eh. Tapos ganito yung maapoy niya. Ganyan itsura ng apoy. So yung guys, balik na tayo sa Overworld. Tapos subukan na natin yung ibang mga shaders. Let's go! So yung guys, kung makikita nyo, nandito na nga tayo sa pangalawa nating shaders. Yung Sus PE shaders. So kung gusto nyo rin i-download to, nandyan lang yan sa comment section tsaka sa description. So tara, tingnan na natin kung ano meron sa shaders na to. So kung una natin mapapansin, no, tignan natin yung glass nito. Ganito itsura ng glass niya. Parang clear pero tas parang may nagre-reflect. Ganyan yung itsura ng glass niya dito. Kitang-kita yung reflection ng light. Tapos yung araw niya, ganyan yung itsura ng araw niya. Tas yung langit, parang clear lang siya. So tingnan naman natin yung overall view nito. So ganito itsura niya. Parang mas dumilim siya. Tapos parang mas nag-dark yung mga paligid. Parang mas naging totoo yung kulay niya eh, oh. Tapos tingnan naman natin yung glowstone. Ganito itsura ng glowstone niya. So kung gusto yung makita yung mga itsura ng ibang blocks, download nyo na lang tong shaders na to para makita nyo mismo sa sarili nyo kung nagagandahan ba kayo. Tignan naman natin dito sa may tubig. Medyo maganda rin yung tubig niya. Ayan o. Kitang kita rin yung reflection ng araw eh o. Tapos medyo clear din siya. Kitang kita rin yung nasa ilalim. Tignan naman natin kung ano itsura natin kapag tayo na yung nasa ilalim ng tubig. Tara na, mag-dive na tayo. Ay, ito maganda sa ilalim nito. Parang simple lang. Maganda rin o, pati yung mga ilaw. Maganda rin pala. Kaso pag nandito ito, parang totoo talaga. Tapos yung mga shadows, kitang-kita mo rin talaga o. Na may shadows talaga, tsaka yung lighting niya, sakto lang. Sakto lang yung lighting niya. So tingnan naman natin kung ano itsura nito kapag ano na, kapag umuulan. Wow, ang ganda. Parang totoong umuulan talaga. Oh, tingnan nyo, parang totoong umuulan talaga, ang dilim. Ganito itsura kapag sa totoong buhay, kapag umuulan eh, no? Oh, tingnan natin kung ano itsura nito kapag gabi. Oh, ito medyo madilim siya pag gabi. Pero yung mga glowstone niya tsaka yung mga torch, sakto lang yung ano nila, yung ilaw nila. Hindi OA yung pagkailaw. Yung iba kasing torch, OA kapag umiilaw eh. Ano, sakto lang, di ba? So, tingnan naman natin yung kung ano itsura ng portal dito. So, tingnan natin. Ay, ito clear lang yung portal niya. Ang ganda. Ang lupit naman itong portal na to. Parang tubig lang ah. So, tara, tingnan naman natin kung ano itsura ng shaders na to sa Netherworld. Yun, eto na guys. Ganito naman itsura ng Netherworld sa Sus PE na shaders. Ito mas malinaw kaysa dun sa kanina, kaysa dun sa nauna sa kanina. Parang mas malinaw dito, mas maliwanag. Try natin lagyan ng ano, ng torch. Tingnan natin. Yan, ganito itsura ng kapag nag-torch ka dito. Parang mas mahirap pa to kapag ginamit mo eh, oh. Pero yung liwanag niya, parang okay naman. Manageable naman siya laruin sa survival. Tapos yung apoy niya, ganito na maitsura kapag may apoy dito. Yan. So yun guys, balik na tayo sa Overworld. Subukan na natin yung isa sa pinakamalupit na shaders dito sa Minecraft PE. Let's go! So yun guys, ito na ang isa sa pinakamalupit na shaders dito sa Minecraft PE. Ang RTX PS version 2.0. Ito na, tara na, subukan na natin to. Tignan natin kung ano meron sa shaders na to. So yung guys, kung makikita nyo, kitang kita na gumagalaw yung mga puno o. Tapos yung ulap niya talaga, yung sky niya, napakaganda. Parang totoo talaga. Tapos may flare pa na rainbow o. Parang totoo yun, ang ganda, ang lupit. Tapos yung shadows o, ang ganda rin. May shadows pa talaga ako o. Sa gilid ng mga blocks, ayan o, may mga shadows rin. Tapos ito yung mga vines, yung mga dahon, mga gumagalaw talaga yung lupit. Tapos ayun yung sun, no? Parang totoo eh.
Tignan natin overall view nito. Ito naman yung overall view niya. Napakaganda, parang sa computer na. Tignan nyo naman yung bahay dito, tsaka yung pumpkin, no. Litaw na litaw yung mga, yung lighting eh, oh. Kitang-kitang ganda. Ito, kung makikita nyo, gumagalaw din to yung mga ano, yung mga damo, gumagalaw rin. Yan, oh, gumagalaw. Ay, nasira ko pa. Ito, tara, punta naman tayo sa may tubig. Tignan natin kung ano itsura. Ay, ito yung itsura ng portal niya, parang normal lang. Tapos ito naman yung sa tubig. Ito, napakaganda talaga ng tubig. Oh. Clear lang din. Oh. Tapos kitang-kita yung nasa ilalim. Ganda, lupit nito. Tignan naman natin kung ano itsura natin pag nagsiswimming na tayo dito sa ilalim nito. Ito, ang ganda. Ang ganda dito, parang sarap mag-dive. Mag-dive na tayo. 1, 2, 3, dive. Boom. O ito, simple lang sa ilalim niya. Parang ano lang rin yung o, parang sa mga kaninang shaders lang. Tapos meron, parang gumagalaw rin yung mga nasa ilalim ng tubig. Ayan, no? Parang kumikembot eh. Punta tayo dito. Dito tayo maglangoy-langoy. No, lupit to. Ganda dito. Parang ito na gusto kong gamitin shaders, ah. Para sa akin, ito yung maganda. Tapos may malupit pa to eh. Kapag umuulan, alam ko malupit itsura nito pag umuulan eh. Wait lang. Tignan nyo naman yung ulan. Parang totoo, oh. Parang totoong patak talaga ng ulan. Oh, yan, oh. Papansin nyo. Tapos yung baba, oh. Tignan nyo, oh. Kuha ganun po, parang may tubig talaga dito sa baba eh, no? Ang lupit. Tapos kitang-kita ulan, ang ganda. Parang totoong ulan talaga. Grabe to, pang computer na tong graphics na ganito eh, oh. Napaka-satisfying laruin. Pag nandito tayo sa ilalim. Tapos tingnan, mas lumakas pa yung ano dahil umuulan na. Mas lumakas yung galaw ng mga dahon. Siguro dahil kapag umuulan, di ba, malakas hangin. Tapos ito yung baba, tingnan nyo. Parang may mga tulo-tulo pa na basa yung ground, oh. Ang lupit nitong shaders na to. Ganito na sa mga shaders sa computer, eh. Oh. Pati yung ulan talaga, kitang-kita mo, parang transparent na tubig. Kung gusto nyo i-download tong mga shaders na to, nandyan lang yan sa description tsaka sa comment section. So tara, tingnan naman natin kung ano itsura nito kapag ano na, pag gabi na. Ah, ganito siya pag gabi. Okay din, parang may tamang liwanag lang siya, parang gabi talaga, oh. Ganda rin ng langit to, ang dami pang stars. Tapos yung mga ano, mga ulap, ayun yung moon, oh. Yung moon parang totoo na eh, oh. Alam mo, real life na eh. So yung guys, tara tingnan naman natin kung ano itsura nito kapag nasa Nether World. At eto na guys, ganito itsura ng Nether World sa RTX PS version 2.0 na shaders. Di ko alam kung bakit parang gumagalaw rin tong mga to. Ganyan ba talaga to? Oh. Parang mas may effects pa eh pag nandito ka sa overworld, ay sa ano, netherworld eh. Parang mahirap to laruin sa ano, ah, survival, ah. Pero maganda rin siya, oh. Kitang kita mo rin, ay baka sa ano, init ng magma, sa init ng lava. Kaya gumaganon siguro. Siyempre, di ba kapag mainit, may mainit na bagay, parang gumaganon, gumagalaw. Ayan, oh. Di ko alam kung ba't ganon. So yun guys, ganito itsura ng Netherworld sa ano, RTX PS version 2.0 na shaders. Tara na, balik na tayo sa overworld. So yun guys, kung gusto nyo pala i-download tong mga shaders na to, nandyan lang yan sa description, tsaka sa comment section. Tsaka maghanap na lang kayo ng tutorial dito sa YouTube, marami namang tutorial kung paano pag-anayin yung shaders sa ano, sa Minecraft PE nyo. Madali lang yun, napaka basic lang nun. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong video natin ngayon.
Kung gusto niyo pa makita ng ganito pang mga gaming videos, eh huwag niyo nakalimutan mag-subscribe. Tsaka pindutin niyo na din yung like button. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. See you sa next video. Okay, bye!